Father, here we are right now, giving everything to you, Lord. We want to know your way, God. We want to know your will, God. We want more of you and less of us, Lord. So we will respond into your calling, Lord. You call me out of darkness, and you silence every lie, and no other voice will define me, 'cause I belong to you. I have taken on your name.
as we sing this song. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. My soul will rest in your praise God. Sino po dito pinagpala sa ating praise and worship? No, totoo talaga that as we worship God, 'di ba? As we worship the Lord, talaga namang yung pagpapala din ng Panginoon ay suma sa atin. Hindi tayo lagi binibigo ng Panginoon. So another way to worship the Lord is of course through our giving. Madalas na natin 'tong naririnig, madalas mo na 'tong napapanood. But once again, I would just want to encourage everyone to give your best to the Lord. Alam mo, every time ako personally, every time ako nagbibigay sa Panginoon, alam ko na hindi ko kayang bayaran ng Panginoon, hindi ko kayang higitan yung mga ginagawa ng Panginoon sa akin. But in my heart, alam ko na gusto ko lagi at I'm trying to achieve na maibigay ko talaga yung best ko sa Panginoon. Kahit pa ba may mga pangangailangan, kahit pa ba may mga, alam mo yun, may mga kailangan pong bayaran. Kasi naniniwala ako na ang Panginoon ay higit sa lahat. Alam mo yun, kaya niyang bayaran, kaya niyang ibigay yung mga pangangailangan na yan. Which is, yun din naman yung pinangako niya in 2 Corinthians chapter 9. Di ba madalas na natin itong naririnig that every time you give daw, kailangan yung taos sa puso mo, yung tama sa puso mo, okay? Yung hindi ka nagdadalawang isip o kaya naman napipilitan lang. Kasi mahal ng Panginoon, He loves the cheerful givers. But dito, sinabi dito in verse 8, no, in 2 Corinthians chapter 9 verse 8, sabi niya, and God is able to make all grace. Ano daw yung all grace? All favor, sabi niya, and earthly blessings. So, ang Panginoon hindi lang magpapala sa atin ng pang-spiritual. He can also bless us with the earthly blessings. Sabi niya, come in abundance to you so that you may always, under circumstances or under it all circumstances, regardless of the need, have complete sufficiency in everything. Sabi niya, ang ibig sabihin ng being completely sufficient in Him. Alam mo yung self-sufficient ka sa Panginoon and have an abundance for every good work and act of charity. Dito ay may pangako ang Panginoon na favor, may pangako ang Panginoon na earthly blessings, no, sa lahat daw na magbibigay sa Kanya, na may katapatan, na may pagmamahal sa Kanya. So, I'm gonna encourage you right now to give your best to the Lord at naniniwala ako na ang Panginoon ay pagpapalain ka ng lupus pa. Let's pray. Father, we thank you for your word. Thank you, God, also for the time to worship. Thank you, Lord God, sa pagkakataon, Panginoon, na makapagbigay muli. Ang dalain ko po, Panginoon, sa lahat na magbibigay ngayon hanggang sa kanilang makita mo ang kanilang katapatan at sa oras na ito, ang dalain ko po ay ikaw po ay maitaas sa kanilang pagbibigay. And I pray right now for your tremendous blessing to be upon these people, that these people will experience great blessings, extravagant blessings from you, God. Salamat po. May you be worshipped sa aming pong pagbibigay. In Jesus' name we pray. Amen and amen. You may now give to the Lord. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Welcome, amazing people of God. Welcome, world changer. At
Welcome po sa ating midweek service. I'm Pastor Edward Dugan at ako po excited ngayong oras na ito na ibahagi po ang salita po ng ating Panginoon sa ating lahat ngayong gabing ito. Naniniwala po ako na ngayong gabing ito kakatagpuin po tayo ng ating Panginoon. So kung first time ka po sa gawain ito, ay pwede mo bang i-type dyan na new para po mabati naman po namin kayo. At kung meron po kayong special prayer request, just type prayer and isa po sa mga leaders po natin ang kukontak po sa inyo para po matulungan po kayong ipanalangin yung inyong prayer request na yan. It is an honor na maging bahagi po kami sa inyong pinagdadaanan at naniniwala po kami na napaka makapangyarihan po ng corporate prayer. So, samahan po namin kayo dyan sa inyong mga panalangin na yan. At kung meron po kayong mga mahal sa buhay na gusto po ninyo makapakinig din po at makapanood ng ating gawain, so pwede nyo pong i-comment yung kanilang mga pangalan dyan sa ating comment section and pakishare na rin po ang ating video na ito. So tayo po ay nasa ika-apat po na installment ng ating series Call of Duty. At dito po sa series na ito, pinag-uusapan po natin kung ano ba yung eksakto na gusto ng Panginoon sa atin. Ano ba yung eksakto na gusto ni Lord dapat ginagawa natin? Ano ba yung eksakto na gusto ng Panginoon? Dapat klase at uri ng buhay po na meron tayo. And we all know na ang gusto ng Panginoon ay maging tama ang ating buhay. We all know na ang gusto po ng Panginoon maging successful ang ating buhay. We all know na gusto ng Panginoon maging masaya ka. Okay? Sa kung anumang merong buhay meron ka ngayon, maging masaya ka sa pamilya, sa asawa, sa mga anak mo, sa trabaho, sa finances na meron ka ngayon, yan po ang gusto ng Panginoon. Amen po ba? Naniniwala ka ba na yan ang gusto ng Panginoon? Eh pastor, kung gusto ng Panginoon na maging masaya ako, bakit ako nasasaktan ngayon? Yan ang malaking tanong, mga kapatid. Well, syempre, may mga ang mga experience po natin na hindi maganda, okay po, ay resulta po ng mga pagpili natin sa buhay. Okay po, and syempre mga kapatid, yan po, yung buhay mo ngayon ay resulta ng desisyon mo kahapon. Ulitin ko, yung buhay mo ngayon ay resulta ng desisyon mo kahapon. Okay, and of course, hindi ko naman sinasabi na hindi ka na masasaktan, hindi ka na malulungkot once na sumunod ka sa Panginoon, mga kapatid. But of course, mga kapatid, magkaiba yung magiging resulta nilang dalawa. Okay? Magkaiba yung magiging resulta nilang dalawa. Mas magiging kapaki-pakinabang yung mga hindi magandang experience po natin, okay, in the future dahil po sumusunod tayo sa Panginoon. Not unlike nung hindi po tayo sumusunod sa Panginoon, nasasaktan na nga tayo, nahihirapan na nga tayo, in the end, distraction pa ang kahihinatnan po sa atin, mga kapatid. But of course, pwedeng gamitin ng Panginoon itong mga hindi magagandang sitwasyon po natin ngayon para ibalik po tayo sa kanyang magandang plano. Okay po ba yan? Para ibalik ka sa plan ni Lord na kung saan magdadala sa'yo sa success, mga kapatid. So pag nakita ng Panginoon na yung plano mo ay sisirain ka, sisirain niya yung plano mo, mga kapatid. So again, mga kapatid, ang gusto po ng Panginoon ay magtagumpay po tayo. Kaya nga, mag-iingat po tayo, mga kapatid. Why? Okay, bakit po kailangan mag-ingat kahit sa mga kapatid po natin na nakaka-experience na ng success, nakaka-experience na ng calmness, security, of course, happiness, joy, mga kapatid. Na-realize ko na kahit ganito po ang nararanasan natin ngayon, ay pwede kang lumpuhin. Okay, pakinggan nyo po ito and take note of this, mga kapatid. Listen very carefully. Kahit na matagumpay ka na ngayon, kaya ka pa ding lumpuhin ng lungkot at masakit na pangyayari ng iyong buhay. Na kung saan magdadala sa'yo sa pagkawala ng gana. Okay? Lumpuhin, palungkutin ng mga masasakit na pangyayari sa ating buhay. Na pwedeng dalin ka, mga kapatid, sa realization na wala nang halaga yung buhay ko. Talo na ako. Okay? Sayang lang lahat ng pinagpaguran ko. Na kung saan mawawala na po tayo ng gana sa buhay. Mga kapatid, alam niyo po sa Bible, merong isang hari na nagngangalang King Uzziah. Okay? King Uzziah, mga kapatid. At siya po ay naghari ng 60,
16 years old pa lang po siya, he began to reign. And he reigned for 52 years in Judah, from approximately 790 to 739 BC. And he did what was right in the eyes of the Lord, as his father Amaziah had done. Okay? So during his reign, mga kapatid, nagtatagumpay siya, ang ganda po nung kanyang paghahari nung sumusunod siya sa pinagagawa ng Panginoon, katulad po ng ginawa ng kanyang tatay na si King Amaziah. Oy, by the way, mga kapatid, ang laki pala ng kinalaman. Okay? Nung tinitignan mo sa buhay. Okay? Ang laki ng kinalaman ng mga tinitignan mo sa buhay, fina-follow mo, nilulook up mo, sinasamahan mo sa magiging klase at uri ng buhay mo. In fact, mga kapatid, magiging ikaw yung klase or uri ng tao, mga kapatid, sa limang klase at uri ng taong sinasamahan mo. Ulitin ko, magiging ikaw, okay, magiging ikaw yung uri at klase ng buhay na meron ka, mga kapatid, doon sa limang klase at uri ng taong sinasamahan mo. Kaya kung pinalibutan mo yung sarili mo ng limang tao na nagtatagumpay, ay basically magtatagumpay ka. Kung anong klase, uri ng buhay meron sila, magiging ganun ka. At kung pinalibutan mo naman ng limang klase, limang uri ng taong talunan, yung sarili mo, yung buhay mo, ay magiging ganun ka din. According po sa pag-aaral. So napaka-importante ng mga taong pinapalibot po natin sa buhay natin. Napaka-importante ng mga taong sinasamahan mo. Mga taong kinakausap mo, mga taong pinakikinggan mo, importante yan kung gusto mong magtagumpay sa buhay. Mga kapatid. Okay? So tignan mo ngayong oras na ito, I want you to think and look, okay, dun sa mga taong sinasamahan po natin, pinakikinggan, at kinakausap po natin. So si King Uzziah, mga kapatid, katulad nung ginawa nung kanyang tatay, yun ang ginawa niya. Sumunod po sila sa Panginoon. Okay? And si King Uzziah, mga kapatid, meron din po siyang pinakikinggan na tao na kung saan ang pangalan ay Zechariah. At ito habang at walang ginawa si King Uzziah, mga kapatid, okay po, kung hindi makinig sa payo ng kanyang leader, ng kanyang mentor, ng kanyang pastor. So during the days of Zechariah, who instructed him in the fear of God, yan po ang tinuturo sa kanya ni Zechariah, Prophet Zechariah, mga kapatid. Oy, by the way, mga kapatid, palibutan mo yung sarili mo ng mga taong dadalhin ka sa tagumpay. Palibutan mo. But hindi doon natatapos yon. Palibutan mo rin yung sarili mo ng mga taong dadalhin ka sa Panginoon. Who instructed you to fear God. So Zechariah is most likely godly prophet to whom Uzziah listened. As long as Uzziah made a point to seek God, God made him prosperous. So after Zechariah died, eto na, Uzziah made some mistakes later in his life. So, nung nawala itong si Prophet Zechariah, mga kapatid, dito na nagsimula yung mga maling desisyon ni King Uzziah sa buhay niya. And to make the long story short, mga kapatid, ang ganda ng simula ni King Uzziah, nagtapos po siya ng hindi maganda. Now the problem is this, mga kapatid. Maraming tao ang umaasa kay King Uzziah. Maraming tao ang nakikinig sa kanya. At nung nawala si King Uzziah sa hindi magandang pagkakataon, mga kapatid, nawalan din ng pag-asa yung mga taong umaasa sa kanya. Just like Isaiah. Isaiah and the whole kingdom of Judah were frozen. Di nila alam kung anong gagawin nila. Bakit nawala yung pinakikinggan nila? Nawala yung tinitignan nila? Una, balot na balot po sila ng takot dahil ano na mangyayari sa atin. Pangalawa, mga kapatid, balot na rin sila ng kasalanan dahil ngayong taong pinakikinggan nila, yung taong sinusunda nila ay nabuhay na rin sa kasalanan. Mga kapatid, in fact, kinain at nilumpo sila ng kasalanan. Second po, their beloved king had died. Their nation was in peril.
nasa panganib yung kanilang lugar, yung kanilang bansa, and they could do very little about it. Now, ito po ang nangyari mga kapatid, hindi naging maganda ang kanilang sitwasyon. From maganda, papunta sa hindi maganda. Papunta sa, from ganado sa buhay, papunta sa walang, nawalan ng gana. Now, paano tayo ngayon makakabangon? Okay, paano makakapagsimulang muli? Paano natin ibabalik yung gana natin sa buhay? Paano ibabalik yung apoy? Or bilang isang mga mananampalataya na noon ay ganado tayo sa ating relationship kay Lord, ganado kang magbasa ng Bible, ganado kang manalangin, ganado kang maglingkod, mga kapatid. And then suddenly, merong isang malungkot na pangyayari sa buhay mo na inalis lahat ng gana mo. Now, pero malinaw sa'yo, kailangan maglingkod sa Panginoon, kailangan maganda yung relationship kay Lord. Malinaw sa atin, kailangan hindi tayo datna ni Lord nang nasa ganitong estado, hindi magandang estado ng pananampalataya natin. So, paano po natin ibabalik or paano ka makakabangon, okay, at mag-aapoy uli sa paglilingkod mo sa Diyos? Paano makakawala sa isang nangangamoy na bangkay na Christian life tungo sa nag-aapoy na spiritual life? So, ngayon pong oras na ito, samahan niyo po ako sa ating pag-uusapan na may pinamagatang light the fire again. Light the fire again. Paano nakaalis si Isaiah dun sa nangangamoy bangkay na Christian life tungo sa nag-aapoy na spiritual life? So kung ready ka na, I want you to type amen ngayong oras na ito, mga kapatid, and pag-usapan at pag-aralan po natin ito. Okay po? So amen. Okay, so palakpakan po natin si Lord ngayong oras na ito. Una, mga kapatid, sabi po sa ating text na Isaiah chapter 6, 1-8. Ito po, makikita natin yung kwento. Verse 1, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord, sabi po ni Isaiah, I saw the Lord seated on a throne, high and exalted, and the train of his robe filled the temple. So paano sisindihan uli yung apoy? Okay? Paano makakabangon at paano makakabawi? Una, mga kapatid, kailangan po nating makita yung nakita ni Isaiah. So number one, we need glorious vision. Glorious vision. Pakitype nga po dyan. Glorious vision. We must see what Isaiah saw. Okay? Alam niyo po mga kapatid, na, nung nawala yung kanilang tinitingala at tinitignan na hari, gumuho yung kanilang mundo. Di na nila alam kung anong gagawin nila. Di na nila alam kung saan sila pupunta. Mga kapatid, kaya naman kung gusto po nating makabangon, gusto nating makabawi, gusto nating makabalik mga kapatid, kailangan meron kang nakikita na maganda. Kaya naman ini-encourage po tayo ng Bible, fix your eyes unto Jesus. Fix your eyes unto the Lord. Why? Kasi kapag yung paningin mo nakatutok sa mga bagay dito sa mundo, sa mga bagay na nawawala, pag nawala yung mga bagay na yan, wala ka na din. Kapag yung paningin mo nakatutok, di ba? Yung paningin mo nakatutok sa mga mahal mo sa buhay and doon nang gagaling yung kanilang joy. Tama naman yun. Dapat satisfy ka sa mga mahal mo sa buhay. Hindi mo dapat hinahanap yan sa ibang tao. Una dapat sa pamilya mo. Kaya lang mga kapatid, kapag doon mo lang tinutok ang iyong paningin na kapag masaya ako pag nandiyan sila, kapag nakikita ko sila, lumalakas ako, tama naman yun. Kaya lang mga kapatid, kapag doon mo binigay lahat, okay, yung buhay mo sa kanila, pag nawala yung mga yun, wala ka na rin buhay. Kapag sa trabaho, okay, sa ekonomiya ng bansa, kung nasaan ka man ngayon, nandun nakalagay yung pag-asa mo ay hanggat maganda yung ekonomiya namin, aasenso ko, aasenso ko. Hanggat nandito ako sa bansang ito, aasenso ko. Pag wala ako sa bansang ito, hindi ako aasenso. Kapag hindi ganito yung trabaho ko, hindi ako aasenso. Kapatid, kapag inilagay mo yung paningin mo sa tao, trabaho, sweldo, mga kapatid, pinuno ng bansang ito, mga kapatid, pag nawala yung mga yan, wala ka na rin. Patpakinggan mo to mga kapatid, mawawala ang lahat dito sa mundo pero hindi mawawala ang Panginoon. Fix your eyes unto Jesus. So kung gusto mong makabangon, makabawi, pagkatapos ng hindi magandang pangyayari, kailangan makakita ka ng glorious vision. Katulad ng nakita ni Prophet Isaiah. May nakikita ka pa bang maganda na mangyayari sa'yo sa kabila ng hindi magandang nararanasan mo? Nakakakita ka ba?
O puro pangit na lang ang nakikita mo? Andiyan pa po ba kayo? Hindi maganda ang kita ng negosyo mo ngayon. Nakikita mo bang gaganda pa ang kita? Hirap kang magbayad ng tuition. Sabihin natin hirap kang magbayad ng tuition sa pag-aaral mo, pero nakikita mo bang makakapagtapos ka ng pag-aaral? Hindi pa umaattend yung mga taong ini-invite mo sa church. Hindi pa sumusunod yung mga taong dinidisciple mo. Bagamat ganun ang na-experience mo, tanungin kita, nakikita mo ba na isang araw magsisimba sila? Nakikita mo ba isang araw na susunod sila? Glorious vision. So, kapag gusto mong makabawi sa buhay, mga kapatid, importante yung meron kang nakikita uli, meron kang tinitignan. Pero hindi basta kung ano-ano at kung sino-sino ang tinitignan mo. Dapat meron kang heavenly vision. I saw the Lord seated on the throne. I saw the Lord seated on the throne. Yan po ang nakita, mga kapatid. Pakinggan niyo po ito. A great king may have left his throne on earth, but the greatest king was still seated on the throne of heaven. Pwedeng mawala sa trono yung mga tao, yung mga hari dito sa mundo, sa lupa, pero hindi kailanman mawawala sa trono niya ang Panginoon. Meaning, kapatid, pakinggan mo to. I don't know kung ano po ang sitwasyon mo ngayong hindi maganda. Out of control. Out of your control. Hindi mo alam. Okay? Labas sa kakayahan mo, labas sa galing mo, hindi mo maisip kung anong gagawin. God is still on His throne. So everything is under control. Now the question is, nakikita mo ba ang Panginoon sa Kanyang trono? That everything is under control. Hanggat nakaupo ang Panginoon sa Kanyang trono, everything is under control. Walang dapat ipangamba kahit pa nasasaktan ka ngayon. Kahit pa nahihirapan ka ngayon, kapatid, makakabawi at makakabangon ka hanggat nasa trono niya ang Panginoon. When your world trembles, listen, when your world trembles, it's good to look at the things from heaven's point of view. Ulitin ko, when your world trembles, it's good to look at things from heaven's point of view. Ano yung mga bagay na nagpapaguho ng mundo mo? Break up, bankruptcy, kapatid, ano, unfulfilled dreams, di ba, sicknesses, di ba, marami pang iba, mga kapatid, na mga pwedeng magpaguho ng mundo natin. But you know what, mga kapatid? Kapag ganyan na po ang nai-experience natin, kapag ganyan na po ang nakikita natin, pero gusto mong makabawi at gusto mong makabangon, it's about time na tumingin ka sa heaven's point of view. Na may dahilan ng Panginoon kung bakit niya hinayaang mangyari yan sa'yo. Pastor, nasasaktan po ako ngayon. Bakit ito hinayaan ng Panginoon? Hinayaan ng Panginoon niya na masaktan ka at mangyari yan, kapatid, to prevent na mas masakit pang sitwasyon na darating. Kasi ayaw ng Panginoon na masira tayo. Amen? Or, pwedeng matuto tayo. Or, to protect us. Mga kapatid, it's about time. It's good to look at things from heaven's point of view. Mga kapatid, tandaan po natin that sometimes your or our disappointments can lead us to God's appointment. This is a good practical lesson for Christians today. When the day is dark, lift your eyes to heaven and see Christ on the throne. When the day is dark, lift your eyes to heaven and see Christ on the throne. Dapat meron kang heavenly vision. Tumingin ka pa rin sa Panginoon. Can you see God enthroned and greater than all your disappointments? Nakikita po ba natin, kapatid, na mas mataas ang Panginoon kaysa sa mga disappointments natin, kaysa sa mga failure natin, kaysa sa mga disgrace na na-experience po natin. So makakabangon at makakabawi po tayo kapag meron kang heavenly vision or glorious vision. At para magkaroon ng glorious vision, kailangan meron kang heavenly vision. Pangalawa, dapat meron kang hopeful vision. Sa pagtanaw mo, kapatid, tumanaw ka. Tumanaw ka na merong tila baga mangyayaring maganda.
verse 3 and 4, and they were calling to one another, "Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory." At the sound of their voices, the doorposts and threshold shook, and the temple was filled with smoke. For young Isaiah, the outlook was bleak. His beloved king had died. His nation was in peril, and he could do very little about it. Mga kapatid, so ang labo ng nakikita na Isaiah. But listen to this, the outlook may have been bleak, but the uplook was glorious. Pwedeng hindi maganda ang nangyayari sa paligid mo, pero kapatid, pakinggan mo to, maganda ang nangyayari. Maganda ang mangyayari sa plano ng, according sa plano ng Panginoon. God was still on the throne and reigning as the sovereign of the universe. So, the easiest way to lose sight of what God says about you is to focus on what man says about you. Ulitin ko, the easiest way to lose sight of what God says about you is to focus on what man says about you. So, ang pinakamadaling paraan para mawala ka, para ma-out of focus ka sa magandang plano sa inyong Diyos, kapatid, ay pansinin mo at pakinggan mo ng pakinggan yung mga sinasabi sa'yo ng ibang tao. Wala ka ng pag-asa, di ka na makakabangon, di ka na makakabawi, hanggang dyan ka na lang. Kapatid, yan ang pinakamagandang paraan para sirain o hindi mo maranasan o hindi natin maranasan ang magandang plano sa atin ng Panginoon. Yung huwag kang makinig sa plano ng Diyos at ipamuhay mo yung salita ng ibang tao. Church, from heaven's point of view, the whole earth was full of His glory. Uulitin ko, pwedeng hindi maganda ang nakikita mo ngayon at nangyayari ngayon sa'yo, kapatid. Pero maniwala ka, maganda ang plano ng Panginoon sa'yo. Question is, are you hopeful? Umaasa ka pa ba? Naniniwala ka pa ba? Kapatid, lahat ng umaasa pa dito, ngayong oras na ito, lahat ng naniniwala sa kabila ng masasakit at hindi magandang nararanasan niya ngayon, ay makaka-experience pa rin siya ng magandang sitwasyon. Kapatid, pwede ba mag-type ka ng amen? Hallelujah. Naniniwala kang gagaling ka, mag-type ka ng amen. Naniniwala kang aasenso ka, mag-type ka ng amen. Naniniwala kang makakabayad ka sa mga utang mo, mag-type ka ng amen. Sa mga naniniwala po dito na mabubuo uli ang pamilya mo, mag-type ka ng amen. Sa naniniwala rito na kahit sinabihan ka ng doktor na hindi ka na magkakaanak, pero naniniwala kang magkakaanak kayo mag-asawa, mag-type ka ng amen. Hallelujah. Sa naniniwala na nagaganda pa uli yung pangalan mo, come on, type amen. Sa naniniwala na madadala niya sa Panginoon yung buong angkan niya, mag-type ka ng amen. Sa naniniwalang makakapag-disciple din ako, makakapag-life group din ako, magiging magaling akong lingkod ng Diyos, type amen. Come on. Hallelujah. At sa lahat ng naniniwala dito, natatanggapin niya lahat ng pinaniwalaan niya, pwede ba mag-type ka ng amen? Palakpakan po natin ng Panginoon, hopeful vision. Makakabawi ka, makakabangon ka, maniwala ka mga kapatid. Pwedeng hindi maganda ang nakikita natin ngayon, pero maganda ang nakikita ng Panginoon. Amen? Amen? Praise the Lord. Sige po, palakpakan po natin ng Panginoon ngayong oras na ito, mga kapatid. So, paano makakawala sa tila bagang malabangkay na pamumuhay papunta sa nag-aapoy na relationship natin sa Panginoon, importante po yung glorious vision. Tumingin tayo uli sa Panginoon. Okay? Pangalawa, kapatid, verse 5 and 6 hanggang 7, of course. "Woe to me," sabi rito, "I cried, I am ruined," sabi po ni Isaiah, "for I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty." Kapatid, by the way, wag po tayong malilito rito. Totoo pong wala pang nakakakita sa Panginoon, Diyos Ama. Okay? E paano yan, Pastor? Dito nakita ni Isaiah ang Panginoon. Okay po, kapag nagpapakita po ang Panginoon sa tao, mga kapatid, okay, ito po ay ang Diyos Anak. Ang tawag po dito, mga kapatid, ay Christophany. Okay? Kasi hindi po pwedeng makita ng tao ang Diyos Ama, mamamatay po tayo. So, ang nagpapakita, mga kapatid, ay ang Diyos Anak. So, verse 6, "Then one of the seraphs flew to me with a live coal in his hand, which he had taken with tongs from the altar, with
With it, he touched my mouth and said, "See, this has touched your lips. Your guilt is taken away and your sin atoned for." Wow! Kapatid, grabe! Kapatid, maniwala ka, walang kasalanan na nagawa mo ang hindi kayang patawarin ng Panginoon. So, paano makakabangon? Paano makakabawi? Paano makakabalik or ibabalik yung apoy na nawala po sa atin? Number two is genuine transformation. Pakitype nga po dyan, genuine transformation. So, una, dapat makita mo yung nakita ni Isaiah. Pangalawa, dapat ma-sense mo, maramdaman mo yung naramdaman ni Isaiah. Na banal ang Diyos at ikaw yung makasalanan. Mga kapatid, maniwala ka. Malaking kinalaman ng kasalanan sa pagbagsak natin. Kaya nasira ang isang kumpanya kasi may gumawa ng kalokohan. Okay? Kaya nasira ang pamilya kasi may gumawa ng kalokohan. Kaya ka napahamak kasi may gumawa ng kalokohan. Kaya nawala sa iyo yung ministry na iniingat-ingatan mo noon kasi nagsimula kang gumawa ng kalokohan at kasalanan. Kaya nawala yung nag-die down yung love mo kay Jesus, kay Lord, na kung saan noon ipinaglalaban mo pa ang Panginoon, nakikipagpatay kung patay ka sa ministry, ubusan talaga sa ubusan, mga kapatid, simula nung nag-alaga tayo ng kasalanan, just like King Uzziah. Nung nakikinig pa siya sa mentor niya, nung nakikinig pa siya sa leader niya, ang ganda ng nangyayari sa kanya, pinagpapala siya ng Panginoon, nung nawala yung leader niya sa buhay niya, kapatid, doon na siya gumawa ng kalokohan. Doon na siya gumawa ng kalokohan. So tandaan po natin, mga kapatid, para makabangon at makabawi, kailangan po nating bumalik sa kabanalan at umalis sa kasalanan. Kailangan natin ng genuine transformation. And revival doesn't require perfection, but significant transformation. Hindi kailangan, pastor, hindi. Babalik ako muna, tatanggalin ko lang ito. Hindi, kapatid, di mo matatanggalin sa sarili mong galing at lakas. Okay? Just as you are, come to the Lord. Okay? And si Lord ang bahalang magbago po sa atin. Tutulungan tayo ng Panginoon. Amen po. Just as you are. Kung anong meron ka ngayon, kung anong na-experience mo ngayon, kung anong nararanasan mo ngayon, dalin mo yung sarili mo sa altar. Dalin mo yung sarili mo sa Panginoon. A true vision of God and His holiness always make us realize our own sinful and failure. Kung totoong na-experience mo ang Panginoon, kapatid, makakaranas ka ng totoong transformation. So when believers have a true experience with the Lord, it does not make them proud. Rather, it humbles and breaks them. So, paano ba makaranas ng genuine transformation? Una po, confession, of course. Importante yung confession. Sabi niya, "Woe to me," verse 5. "Woe to me, I cried, I am ruined, for I am a man of unclean lips. And I live among a people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty." Mga kapatid, so napaka-importante ng confession. Kasi hindi mapapatawad ang kasalanan, hindi mo hinihingi ng tawad. Okay? So, pwede bang pakisabi sa katabi mo? Kung may katabi ka ngayon, aminin mo na. Di ba? Aminin mo na. Higit sa lahat, aminin po natin sa Panginoon na nagkasala tayo. Aminin po natin sa Panginoon na nagkamali tayo at makakabawi po tayo. Mga kapatid, ang totoong gustong humingi ng tawad ay inaamin yung kanyang kasalanan. Sabi po sa Proverbs 28:13, "He who conceals his sins does not prosper, but whoever confesses and renounces them finds mercy." Kapatid, kung meron kang isang aalagaan sa buhay mo, huwag ang kasalanan. Dahil hindi ka pagagandahin ng kasalanan. Okay? Pangalawa, when it comes to genuine transformation, importante yung cleansing. Paglilinis. Sabi dito, verse 6, "Then one of the seraphs flew to me with a live coal in his hand, which he had taken with tongs from the altar." Napaka-importante po doon ng altar, mga kapatid. Kasi doon po naglilinis. Okay po, so ganun din po sa ating buhay. Kung gusto po natin ng genuine transformation, dapat alam mo kung saan mo dadalhin yung sarili mo.
Dalhin po natin yung sarili natin sa altar. It represents yung mga lugar na kung saan andun yung presensya ng Diyos. Okay? Kaya ang laking tulong, mga kapatid, nung pag-attend po natin ng Sunday service natin, ng midweek service natin. Ang laking tulong po sa atin na nalilinis po tayo kapag umaattend tayo ng life groups, ng mga mentoring. Hindi pwede, kapatid, listen to this, hindi pwede yung hindi ko naman nakakalimutan ng Panginoon, lagi ko naman siyang naaalala. Pero hindi tayo umaattend ng mga gawain. Okay? Mga kapatid, napaka-importante, dinala, dalin mo yung sarili mo sa altar. Kasi doon nagkakalinisan. Uulitin ko yung altar dito kung saan nandoon yung presensya ng Diyos. Mga kapatid, kasi presensya ng Diyos ang tutulong sa ating malinis yung ating karumihan. So, importante yung genuine transformation. Kung gusto po nating makabangon at makabawi, kailangan po nating magbago. Kailangan alisin yung mga bagay na nagpabagsak sa inoon, just like King Uzziah. Mga kapatid, maniwala ka. Maniwala ka, mga kapatid, importante ang paglilinis. Okay? Importante ang paglilinis. So, God met the prophet's need. He sent a seraph to cleanse him with a coil from the altar. How tragic it would be to have the throne, place of judgment, without the altar, place of atonement. So, try to imagine, mga kapatid, try to imagine, wala yung altar, ito yung place of atonement, dito nagkakalinisan, tapos darating yung place of judgment, tapos po tayong lahat, maniwala po kayo. So, hanggat may panahon pa po tayo, hanggat may oras pa po tayo na makakalapit tayo sa altar, I wanna challenge everyone, lapit ka na, punta ka na, balik ka na. Hanggat may oras ka pa, hanggat may lakas ka pa, hanggat may mga tao pang nagyayaya sa'yo, hanggat may mga tao pang nag-aalaga sa'yo, seryosohin mo ang Panginoon. Kasi time will come, hindi na po ganyan, mga kapatid. Hindi po laging may panahon para bumalik sa Panginoon. Maniwala ka, mga kapatid. So, importante yung genuine transformation. Kung gusto mong bumangon, bumalik, at makabawi at magtagumpay sa buhay, mga kapatid. So, ano po yung unang dalawa na kailangan po natin? Kailangan natin ng genuine vision or glorious vision, sorry. Pangalawa, genuine transformation. And lastly po, verse 8, sabi rito, then I heard, pakitype nga po dyan, then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? And I said, here I am, send me. So pangatlo po, mga kapatid, importante po yung godly mission. Gusto mong makabawi, mga kapatid, gusto mong makabangon galing sa mga pagkabagsak dahil po sa mga maling ginagawa natin, simple lang. Kung ang naging dahilan ng pagbagsak mo ay yung maling ginagawa mo, simple lang, para makabangon at makabalik, ibahin mo yung ginagawa mo. Kung noon, worldly mission, ngayon, godly mission. We must say what Isaiah said. Kung una, kailangan makita natin kung anong nakita ni Isaiah, kailangan maramdaman natin kung anong naramdaman ni Isaiah, importante, kapatid, sabihin natin, banggitin natin kung ano yung sinambit ni Prophet Isaiah. Ano yun? Lord, maglilingkod po ako sa iyo. Lord, iibahin ko yung ginagawa ko. Kapatid, ang totoong nakipagrelasyon sa Diyos, ang totoong na-encounter ang Panginoon, kapatid, ay hindi kayang hindi maglingkod sa Diyos. Hindi kayang hindi maglingkod sa Panginoon ang taong na-encounter ang Panginoon. So, paano maglilingkod sa Diyos? Anong kailangan? Anong gagawin? Ang unang kailangan nating ibigay sa Panginoon is our availability. Pakitype nga po dyan, availability. Yan ang unang ability mo na ibibigay mo sa Panginoon. Ano yon? Availability. Kasi hindi ni Lord kailangan ng magaling. Aanin ni Lord ang magaling, hindi naman available. Andiyan pa po ba kayo? Aanin ni Lord yung ability mo, tapos hindi ka naman available. So, never underestimate what God can do with one willing worker. Okay? So, mas pipiliin na ng Panginoon, mas gugustuhin na ni Lord, yung katulad ni Isaiah na merong maduming labi. Okay? Lilinisin niya yon, aayusin niya yon ng Panginoon, mga kapatid, tapos magpapagamit sa kanya. So, wag po nating mamaliitin yung kakayahan ng Panginoon o yung kayang gawin ng Diyos sa mga taong binigay yung kanilang sarili sa gawain ng Panginoon. Maniwala po kayo, mga kapatid, mas madaling sumunod ang nagbagong tao
mas madaling sumunod ang nagbagong tao. At ang daling sumunod ng mga taong totoong naingkwentro ang Panginoon. Kaya kung totoong naingkwentro mo ang Panginoon, naranasan mo siya, na-experience mo siya, mga kapatid, alam niyo po mga kapatid, madaling sumunod sa Panginoon. Madaling sumunod sa Panginoon. Kaya nakakapagtaka, di ba? Yung mga nakakalungkot at nakakapagtaka, yung mga antatagal na sa simbahan pero hirap pa rin sumunod sa Panginoon. Kasi pastor, hindi ko naman gift yan, hindi ko naman kaya. Kapatid, hindi kasi usapan dito yung kakayahan mo. Ang usapan dito yung kakayahan ng tumawag sa'yo. Ang tanong lang dito, magpapagamit ka ba sa Panginoon? So, ang gusto po nating makabawi at makabangon, eh, magpagamit tayo sa Panginoon. Kailangan ng godly mission. Maniwala ka, dalawa lang yan. Kung hindi godly mission ang meron ka, worldly mission. So, kailangan mo yung availability. Kailangan ibigay mo yun sa Panginoon. Katulad ng ginawa niya po sa atin. He make himself available para po i-save tayo, para iligtas tayo. Kapatid, it's about time kung talagang dahil mahal po tayo ng Panginoon. Na kung sinasabi mong mahal mo si Lord, dapat make yourself available to Him. At sa mga pinagagawa, sa mga mission niya. Okay? Pangalawa, mga kapatid, kailangan natin dito sa godly mission, una, availability. Pangalawa, activity. Okay? There is an even greater needs for laborers today. And we have tremendous opportunities for sharing the gospel with a lost world. Sa totoo lang mga kapatid, ang daming kailangan ng Panginoon ngayon or kailangan ng Diyos ng mga lingkod niya na kung saan available para sa gawain niya na kung saan magbabahagi ng salita ng Diyos. Okay? True worship ought to lead to witness and service. Kapatid, ang totoong pagsamba, dadaling ka, okay, sa paglilingkod sa Kanya. Too many Christians want to hold onto a spiritual experience with the Lord rather than be prepared to go out to share the Lord with others. Sabi po ng Matthew 9:37-38, then He said to His disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field." Kapatid, dito sa Matthew 9:37-38, sinabi po sa atin kung anong ating gagawin. Ang dami daw iha-harvest, ang daming nangangailangan sa Panginoon, so hindi totoong wala. Kapatid, at sabi rin dito, hinug na sila. Hindi totoong ayaw nila. Kapatid, ang totoo, ayaw lang talaga natin. Ayaw natin, nasa labas sila, nasa loob tayo. Paano natin sila mawiwin? Nandiyan pa po ba kayo? Sobra tayong excited, sumamba dito sa loob. Wala naman pong problema doon. To the point na ayaw na nating lumabas. Ang totoong pagsamba, kapatid, meron kang experience sa loob. At meron ka rin experience sa labas kung saan na ibabahagi po natin ang salita ng Panginoon. Tandaan nyo po, isa sa mga katangian ng achievers, they have one thing in common. And ano po yun? An absolute sense of mission. All achievers, mag-isip ka ng taong matagumpay, mag-isip ka ng taong naaabot yung kanyang pangarap, alam nyo po kung anong meron sila? An absolute sense of mission. Alam nila kung ano ang mission nila. Dapat kapatid, bilang isang mananampalataya, alam mo din kung anong mission mo. Na hindi ka lang papasok ng trabaho para magtrabaho at sumweldo. Pupunta ka ng trabaho para magbahagi ng salita ng Diyos at magdisipulo. Hindi ka lang papasok ng paaralan para matuto at mag-aral, makapagtapos ng pag-aaral, after nun makapagtrabaho, tapos makapag-asawa, tapos makapag-anak, tapos mamamatay na, tapos wala na. Saan ka man naroroon, dapat kapatid, alam mo kung anong mission mo. Magdisipulo at iwing ng mga tao. Dalhin sa Panginoon. All true Christians ought to be a missionary. Lahat po tayo, hindi lang si pastor. Lahat po tayo. Kapatid, okay? Alam nyo po, ang dami ng paraan ngayon para ibahagi ang salita ng Diyos. Ang dami ng nasa social media. Ilang libo, ilang milyong tao ang nasa social media. Sana man lang meron tayong, sana man lang gamitin natin ng maayos yung ating social media account. Yung FB mo, pag nagpi-Facebook ka, okay, tama yan. Gamitin mo sa pagdinegosyo kaysa naman sa pakikipagchismisan lang. Pero sana magamit din naman natin yan sa pagdidisipulo. Okay?
Ilan na ang na-invite mo? Saan na yung mga sinishare natin? Kapatid, yung mga gawain ng church. Diba? Yung mga salita ng Diyos. Binabahagi natin. Okay? So, ang taong may Kristo ay misyonero. Naniniwala po ba kayo doon? Kung may Kristo ka, malino sa'yo, dapat misyonero ka. Ang taong wala pang Kristo ay mission field. So, magsabi po ng amen, mag-type ng amen dyan ang mga may Kristo na sa buhay niya. Sige nga po. So, if you declare that you are a true believer, therefore, you have a mission. Ano yon? Make disciples. Sabi po sa Matthew 28:19-20. Yan ang ating mission. Mga kapatid. Okay? Tandaan po natin to, Pastor. Unqualified po ako, hindi kapatid. God qualify whom He calls. Whom He calls. Alam niyo po yon, di ba? Kapatid, hindi kailangan qualified ka muna para tawagin ka ng Panginoon. Si Lord ang bahala. Pag tinawag, hindi magkakamali ang Diyos ng pagkakatawag sa'yo. Si Noah po, di ba, manginginom. Si Abraham, matanda na nung tinawag ng Panginoon. Si Jacob, sinungaling. Si Joseph po, abuse. Hindi maganda yung kanyang kalagayan. Kapatid, you are in a good company. Remember, God doesn't call the qualified. He qualifies the call. Mga kapatid, sabi po rito sa verse 8, then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? And I said, here I am. Send me. Here I am. Send me. Kapatid, again, how to light the fire again? Number one, glorious vision. Kailangan po nating makakita ng heavenly and hopeful vision. Pangalawa, genuine transformation. Kailangan natin ng confession and cleansing. And godly mission. Ano kailangan? Availability and activity. Okay, so dito na po ako magtatapos, mga kapatid. Sabi uli dun sa verse 1, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord seated on the throne, high and exalted, and the train of His robe filled the temple. Kapatid, yun ang napasin ko lang po dito, no one is permanent. No one is permanent. Nothing is permanent. Only Jesus, our Lord. So kung gusto mong magkaroon ng isang bagay na hindi nawawala dito sa mundo, sa kabila ng lahat ay nawawala, kapatid, I wanna challenge you. Have Jesus in your life. Hindi ko po alam kung anong kalagayan mo ngayon. Hindi ko alam anong sitwasyon mo ngayon. Hindi ko alam kung okay ka ba o hindi ka maayos, kapatid. Pero kapag wala sa iyo si Jesus Christ, kapatid, hindi magiging maayos ang buhay mo. So ito ang laman ng puso mo, Pastor. Gusto ko po magkaroon ng direksyon ng aking buhay. Gusto ko po maging maayos ang aking buhay. Gusto ko po magkaroon ng isang bagay na hindi nawawala dito sa mundo. I want Jesus in my life. Pwede mo bang sundan itong panalangin kong ito? Sabi mo, Panginoon, humingi po ako ng tawad sa aking mga kasalanan. Simula ngayong araw na ito, tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Salamat po. Naniniwala ako sa iyong kapangyarihan. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo itong panalangin na ito, I want to congratulate you simula ngayong araw na ito. Binigyan ka ng karapatang tawaging anak ng Diyos, kaya naman may karapatang kang tumawag sa iyong amang nasa langit. Bago po tayo magtapos, ako po yung mananalangin, I wanna pray for you. Kapatid, kung meron kang special prayer request, type mo dyan, and tayo po yung mananalangin. Let us pray. Father, in the name of Jesus, Lord, tinataas ko po sa iyo ang aking mga kapatid, Panginoon. Ngayong oras na ito, Lord, may mga kapatid po ko, Panginoon, nakakaranas ng hindi maganda emotionally. Lord, I speak for your healing, Panginoon. Heal them in the name of Jesus. In the name of Jesus, I command that spirit, yung spirito ng lungkot, spirito ng pagkabigo, spirito ng pagpapakamatay, gusto mo na magpakamatay, in the name of Jesus, I rebuke you right now. Get out. Alis ka dyan sa katawan at sa puso ng kapatid kong ito. In the name of Jesus, Lord, may mga kapatid din po ako, Panginoon, na nag-struggle financially, Lord, I speak for your provision right now, kapatid, tanggapin mo yung provision sa iyo, Lord, ngayong oras na ito. May mga kapatid din po ako nag-struggle yung kanilang pamilya, Lord, bind them right now in the name of Jesus. Bigyan niyo po sila ng mga puso na nagsusuportahan, nagpapatawaran, at naguunawaan, Panginoon, anuman yung gulo, gusot na napasok ng pamilya, Lord, tutulungan niyo po silang makaalis dyan.
in the name of Jesus. At sa mga kapatid ko po na minsang naglingkod sa iyo at nanlamig, Panginoon, Lord, once again, ignite the fire in their hearts, Lord God. Speak to them. Pakita niyo po sa kanila, Panginoon, ang ganda ng iyong plano sa kanila. Ipakita niyo po, Panginoon, sa kanila na anuman ang kanilang kasalanang nagawa ay kaya mong patawarin, Panginoon, kung hihingi kami ng tawad sa iyo. Kaya ngayong oras na ito, kapatid, I speak and I pray for a revival in your life right now. Receive. Receive mo ali yung fire in your spirit na nilalagay ng Panginoon. Salamat po, Panginoon. May mga makakabayad ng utang in the name of Jesus. May makakapagtapos ng pag-aaral, Lord. May makakakuha ng bagong trabaho. Salamat po, Panginoon. May mga napasok sa maling relationship ang makakalabas. Sa tulong ng Panginoon, makakalaya ka sa mga bisyo na kung saan pinahihirapan ang iyong buhay. Receive your freedom right now in the name of Jesus. Meron dito, matagal ka nang pinahihirapan ng mga demonyo, masamang spirito. Ngayong oras na ito, I apply the blood of Jesus and I command the spirit right now to get out of your body. Pinapalaya ka ng Panginoon. Receive your healing right now. Simula ngayong araw na ito, simula ngayong oras na ito, wala nang kapit sa'yo si Satanas. Malaya ka na in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil may pagkakataon pang makabangon at makabawi at makapagsimulang ulit. Salamat po sa iyong mayamang salita at makapangyarihan na salita. Lord, hindi aksidenteng napakinggan namin ito, Panginoon. Sinadya mo itong araw na ito at oras na ito. Salamat po sa mga kapatid ko po na nasa ibang bansa. Lord, ingatan niyo po sila at pagpalaing samahan. And every time makakaranas po sila ng lungkot, Panginoon, yakapin niyo po sila. Sa mga kapatid ko pong naglilingkod sa iyo at nahihirapan, Lord God, give them strength in the name of Jesus. Give them wisdom, Panginoon. And kau po ang patuloy na maging suporta namin, Panginoon. Salamat po. Salamat po. I cancel the spirit of death, spirit of accident sa bawat isang naririto, Panginoon. And I declare prosperity, promotion, and breakthrough upon breakthrough sa aming lahat. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Ngayong oras na ito, bago po tayo mag-end, I want you to raise up your hands and I want you to receive this blessing coming from the Lord. So right now, people of the Lord, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. And may the Lord look on you with favor and give you peace. Father, we receive all this blessing in the mighty name of Jesus. Lahat po ng pinagpala ng Diyos, magsabi ng malakas na. Amen and amen. God bless you po. See you next week.